Buo naman ang suporta ng Citizens Peace Council para sa panukalang Bangsamoro Basic Law. Pero maging ang mga miyembro ng konseho, naniniwalang may mga dapat pang baguhin at linawin sa itinutulak na batas. Ibandila mo, Ryan Chua. Nasa kamay na ng mga magpapasya sa kahihinatnan ng Bangsamoro Basic Law ang ulat ng Citizens Peace Council tungkol sa panukalang batas. Suportado ng mga miyembro ng konseho sa may 50 pahinang report nito ang BBL na isinusulong ng administrasyong pumili sa kanila. Sa pagdinig ng Senado kanina, iginiit ni dating Chief Justice Hilario Davide Jr., miyembro ng komisyong nasa likod ng 1987 Constitution, na hindi labag sa saligang batas ang BBL dahil hindi ito bubuo ng hiwalay na estado. The passage of an organic law for the autonomous region is compelled by the imperative of correcting the injustices that it passed. The urgency of the socio-economic political context at present and the uncertainty of having a similar opportunity in the future. Unification. Pero kahit ang konseho, naniniwalang may mga pwede pang baguhin at linawin sa panukala. Dapat umanong linawin na nasa pamamahala pa rin ng central government ang Bangsamoro sa kabila ng ilang eksklusibo nitong kapangyarihan. Iminungkahi rin ng Peace Council na burahin ang probisyon na pwedeng sumali sa Bangsamoro ang anumang bayang hindi sakop ng kasalukuyang ARMM sa pamamagitan lang ng butohan. I'm glad that we cleared that out, that even the peace panel is not suggesting an as-is, where-is approval of the BBL. Ayon sa chairman ng komite na si Senator Bongbong Marcos, hindi papasa ang BBL nang walang mga pagbabago. Kitang-kita natin na ang Peace Council ay kinikilala na may kakulangan ang BBL at merong mga bagay na kailangan palitan o ipaliwanag ng mabuti. The BBL should be passed. That to set it aside now would be imprudent and wasteful of previous efforts. Target pa rin ng mga leader ng Kongreso na ipasa ang Bangsamoro Basic Law sa susunod na buwan bago magsara ang sesyon. Pero depende pa rin ito sa magiging takbo ng debate sa plenaryo na posibleng uminit at tumagal, lalo't kontrobersyal ang panukala. Ryan Chua, ABS-CBN News.